Maganda po ang weather ngayong umaga dito sa Iligan City. Pero check po natin kung ano ba magiging lagay sa ng panahon sa Pilipinas ngayong Thursday. Sa buong araw, makasama po natin mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center si Raymond Ordinario. Tito Raymond, maganda morning. Yes, magandang morning po, Tito Jeff Chang Amit Sir Johnson. At ito po magiging lagay ng panahon natin sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin nakakapekto itong frontal system sa dulong Hilagang Luzon, samantalang easterlies naman na nakakapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Dahil dito, inaasahan pa rin natin ang makulimlim na panahon na may karat-karat na pag-ulan at paglapagkulog, dyan po yan sa Mikaraga at Davao Region. Samantalang maulap na papawiri na may wagkulan naman ang inaasahan para natin sa Batanes at Babuyan Island. Dito naman sa Metro Manila and the rest of the country, magkakaroon po ng maliwara sa panahon, maliban lamang po sa mga pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog. Agwat po ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 24 hanggang 34 degrees Celsius, 17 to 24 naman sa Baguio City at Metro Cebu area naman ay mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa ngayon po, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang baybay ng ating kapuluan, kaya po malayang makapalaot ang ating mga kababayan mga isla at may mga maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat naman po sa mga papalaot dyan sa Hilagang Luzon dahil pero po sa inaasahan ating katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Within the next 3 to 5 days, wala pa rin tayong inaasahan na bagyo na marimabo o pumasok ng ating area of responsibility. At yan po ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Raymond Ordinario nag-uulat. So Tito Raymond, ganun pa rin yung inaasahan nating forecast para sa araw ng halalan. Maayos pa rin yung panahon, no? Sa ngayon, Tito Jeff, lang naman tayo nakikita ang major weather system na pwede magdulot ng mga malawakang pag-ulan pagdating nga ng Lunes. Ngunit inaasahan natin pagdating ng hapon ay magkakaroon tayo ng mga isolated thunderstorms at panapayuhan na rin natin ating mga kababayan, especially sa mga boboto nga between 10 a.m. to 3 p.m. na magdala pa rin ng parangga dito sa matinding sikat ng araw at inuming tubig para po maiwasan naman ng dehydration.